pangyayaring ito ay naganap noong nasa elementarya pa lang ako. Ang natatandaan ko ay nakatira pa kami doon sa Navotas, Magat Salamat Street, Daang Hari, Navotas. Nakatira kami noon sa isang apartment na pag-aari ng Pamilya Pascual. Sa anim na pintuan ng naturang paupahan, kami ang nasa dulo. Sa paglalarawan ko ng aming bahay na tinitiran ay ganito. Meron siyang taas na 1 metro ang sahig mula sa lupa, kung kaya't meron itong silong. Hinarangan ng plywood na walang hayop na makakapasok o makakalabas. Sa madaling salita, ito ay sarado. Ang sahig na ito ay may kapirasong butas sa gitna, na tanging barya lamang ang magkakasya. Napakaraming barya ang nahuhulog dito, subalit hindi na namin nakukuha dahil nga ito ay sarado. Sa aming magkakapatid, sa kabuuang siyam, ako ay panglima. Marami na rin akong naririnig sa kanila na may nararamdaman silang kakaiba, lalo na kapag sila ay nagkukwentuhan o nagpupulong-pulong. Dahil sa ako ay nasa murang edad pa lamang, ang mga ito ay pinawalang bahala ko. Minsan, nasa mga alas 2 ng hapon, kami ng mga kababata ko ay naglalaro ng tansan sa loob ng aming bahay. Kinatok bigla ng kaibigan ko ang dingding na nakaharang sa silong. Sa pagkatok niyang yun, ay agad din namang may sumagot ng katok din yung nasa silong. Dahil sa kami ay mga bata pa, ay gumaya rin ako at kinatok ko. Sumagot din ito ng katok. Kung ilang beses ko siyang kinatok, ganun din siya sumagot. Hanggang isa ko pang kababata na nagngangalang Rino ay tumawa at kumatok din. Kung paano siya kumatok, ay sumagot din ng ganoong kabilis. Nagkatinginan kaming lahat at maya-maya nagtakbuhan kami palabas dahil nakaramdam na kami ng takot. Naikwento namin ito sa aming mga magulang. Kaya't isang gabi, hindi ko alam kung dahil basta naikwento namin sa kanila ang aming naranasan. Kaya nagsagawa ng Spirit of the Glass ang nanay ng kaibigan ko na nagngangalang Lina Caminade. Kitang-kita naming magkababata kung paano umikot ng umikot ang baso na tila parang nagagalit. Dahil sa pangyayari, naisip na lamang nilang itigil. Mga ilang buwan na rin ang lumipas, dumating ang aking tiyuhin na kapatid ng aking nanay na nagngangalang si Gundino. Nangihingi siya ng pambili ng sigarilyo. Dito nagsimula ang hindi namin inaasahang pangyayari. Dahil nagkataon naman na walang perang maibigay ang nanay ko sa kanyang kapatid, naisip na lamang niya na buksan ang ilalim ng silong. Sa mga oras na yun ay naglalaro rin kami ng mga kababata ko sa loob ng bahay. Kaya't nang marinig namin ng bubuksan ng plywood na nakaharang sa silong, ay nagpasya kami na panoorin na lamang sila. Sa aking paglalarawan, nakita namin ang isang malaking putol na punong kahoy sa silong. Wala naman kaming naramdamang takot sa mga sandaling yun. Dahil unang-una nandun ang aking ina, Chuin, at marami kami magkakabata at tanghaling tapat pa. Ang tangi lang naming naisip ay ang mga perang nalaglag sa ilalim ng silong. Sa madaling salita, inutusan kami ng aking nanay at Chuin na kunin ang pera at iabot ito sa kanila. Hindi ko na matandaan kung gaano kalaki, pero ang natatandaan ko lang ang napakaraming barya. Inabot ko ito sa aking Chuin at ito naman ang kanyang sagot. Sige, panigarilyo lang naman ang kailangan ko. Ang natira ay pinamahagi niya sa aming magkakaibigan. Lumipas ang mga oras hanggang sa maghating gabi, kami ay natutulog na. Wala naman akong naramdaman na iba dahil sa ako ay mahimbing na natutulog. Samantalang ang kababata ko pala ay nakaranas ng kakaibang pangyayari. Ang isa, naglakad ng natutulog habang umiiyak. Tila ba parang may kaaway na pilit na may kinukuha sa kanya. At ang isa naman, umiiyak at naglalakad din ng tulog. Kinabukasan, kinuwento na lamang ito ng kanilang mga magulang sa aking nanay. Subalit,
Hindi alam ng aking ina na ang aming bunsong kapatid pala na nagngangalang Agosto, na 6 na buwang gulang noon, ay mataas na ang lagnat at tumitirik na ang mata. Agad nila itong isinugod sa ospital. Tinanggihan ito at tila wala ng pag-asa. Pinauwi na lamang ito sa aming bahay. Ang nagngangalang Lina na ina ng aking mga kababata ay nagmungkahing na manghingi ng tulong sa isang albularyo. Nasa tingin ko ay nasa edad na 70 anyos. Agad naman itong sinunod ng aking nanay. Nandoon kaming lahat ng aking mga kaibigan at mga kapitbahay na nanonood. Mga wala pang 1 metro ang layo. Kaya naririnig ko ang sinabi ng naturang albularyo. Ito ang kanyang mga sinabi dahil tandang-tanda ko pa. Pinababalik niya ang lahat ng barya na kinuha namin sa silong at manghingi kami ng tawad. At narinig ko sa aking ina na nagkaroon siya ng 1 panata na siya ay magsisindi ng kandila sa aming probinsya, sa St. Augustine Church. Pagkatapos nito, mga ilang minuto lamang lumipas, nasaksihan namin ang pagdilat ng aming bunsong kapatid na tila walang anumang nangyari at hindi dumaan sa 1 critical na kondisyon. Napakabilis ng pagaling ng aking kapatid. Kahit na lumipas na ang mga araw, buwan at habang kami ay nakatira sa bahay na iyon, ay naguhulog pa rin kami ng kaunting barya, paminsan-minsan. Lumipas ang maraming taon, matagal-tagal na rin kaming nawala sa lugar na iyon. Ngunit, hindi pa rin namin masagot kung papaano nagkaroon ng 1 dingding o silong na wala namang tao. Subalit, kapag ito'y kinakatok, ay sumasagot ng katok din. Kung minsan, ay naitanong ko na rin sa aking mga magulang. Ngayon kami ay may mga edad na. Ngunit, kahit sila ay hindi pa rin makita ang kasagutan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at kung meron po kayong mga kwentong katatakutan, maaaring nyo pong ipadala sa amin via messenger sa An Horror Stories. Salamat rin po sa sender namin ng kwentong ito na si Mr. Tadeo ng Bulacan. Salamat po!